Shoutout nyo pala dyan sa mga artista na aala presidente. Naalala yung mga salik, ang dami tatakbo ng mga artista. Woo! Giniagawa mo! This is Squad. Assalamualaikum, alaikum, salam kay Fahalig Kuwais, Mia Mia. Marhaban mga kasalik, this is Marlon, so welcome back to my channel. Yun, magbabalik na lang ako sa mga panibago nating channel yan, mga cooking show, ganun. Ano bang ginagawa ko? Alam niya na sa title, diba mga kasalik? So, ginagawa ko kasi andito na lang ako, nagbabalik na lang ako kasi may naisip akong nagtang nalilang at pasok sa budget ng mga pang merienda natin mga kasalik. So, ganun, gagawa tayo ng viral cheesy tuna pie! Gagawa tayo ng, tsaka madaling-madali lang mga kasalik, promise para sa chakos. Ito, papakita ko sa iyo isa-isa yung mga ingredients. Watch out! Ito yung mga ingredients. Siyempre, gagawa tayo ng tuna pie. Ang importante yung unang-unang sagap. Century tuna. Mura lang to. Hindi kayo bumili yung malaki na. Mas mura yun. Ito mga 35 to 40 to. Tapos, Triflex. Dapat rebis ko dapat yun eh. Kaso, lang rebis ko eh. Na play. So, the same lang naman. Ika-crush natin to. Gagawing parang breadcrumbs. So, may cheese tayo na ilalagay sa loob. Siyempre, sibuyas. Sabay natin dito sa mayonnaise. Tapos, dalawang itlog. Tsaka, siyempre, paminta. Pabili ako ganito. Pero, kung gumagamit naman ng paminta. Kasi, wala naman paminta dito. Mga kasalit. Oil. Tsaka, patati sa lahat. Bread. Kunan ko na siya. Tingnan mo. Nagutong gas ako kanina. Tapos, asin. Mapakita ko sa inyo paano siya i-ready lahat. So, let's start! So, ayun mga kasik, medyo lumayaki para makita niyo ako paano ako magdantan. Una, gagawin natin itong sliced bread. Malinis po yung kamay ko. Sliced bread, cut mo siya dito bawat part. Yan. So, nakat na natin yun. Pagkatapos siya pingmakat yun, gagawa natin dito, i-roll up natin ito mga kasik. Parang ganito. Ding. So, natapos na tayo pag-roll. Pagkatapos natin roll, i-dice natin yung natira niyang mga sides ng sliced bread. So, pagkatapos natin mag-dice to, may susunod natin, i-strain to. Dapat may strain mo to. So, pag nabuksan na siya, i-strain mo siya dito. So, isave mo yung sabaw nito. So, na-strain na siya. Ang pagkatapos natin susunod gagawin is, ito, timamash mo siya. Parang, ika-crush, mamash. Giniagawa mo! Ganito ka dapat. Exercise din to. Especially sa pilis. Tingin ko ang solution talaga. Dapat mahalin natin yung COVID-19. Kasi ganun naman talaga, di ba? Kapag minamahal mo yung tao, kusang mawawala. Katapos natin ito, susunod natin. Yung sibuyas, siyempre, dapat i-dice natin sa sibuyas. Hindi mo siya ganun karami. Depende sa'yo kung gusto mo yung dalawin. Kung marami kang ilalagay sa mayonnaise. Naghihiwa po ako ng sibuyas, pero ganito naman talaga ako kamatid. Hindi ako umiiyak. Hindi ako kaya ng sibuyas, hindi na ako umiiyak. Kaya dito lang talaga ako nagluto-luto. Hindi para may camera. Para sabihin na marunong luto. Marunong ako magluto, pero yung parang natutunan, yung parang dapat may tutorial ganyan. So, para sa akin mga kasalik, hindi mo nang kailangan ganito kalaki. Ganito na lang bili ko kasi walang maliit available. Actually, ako din naman kakari. Ding! So, kompleto na yung ingredients natin. Nasegregate ko na sila. So, susunod din gawin mga kasalik is, so una, itong flakes na century tuna, ilagay mo siya dito sa isang bowl. Tapos, again, siya natin ng mayo, mayonnaise. Itong mayonnaise ko, any kind of flavor naman yun. Kahit flavor siya, pero okay na yun. Ilalagay mo yung mayonnaise. Kalagay natin ng mayonnaise, mga kasalik. Ito niya. Next natin, ilalagay natin yung mga sibuyas. Shake mo siya. So, pagkatapos mo itong ma-shake na to, ang next natin ilalagay is yung ini-slice natin na ng mga side ng bread. Which is ito. Pagkatapos natin lagyan, edi na sa inyo mga kasalik kung paano siya itatan siya. Kung lalagyan nyo pa ba ulit ng mayonnaise, lalagyan nyo pa ba ulit ng onion. Yan, isa sa inyo na yan kung depende sa inyo kung kano kadami. Para sa akin, okay na itong ganito. Dito sa ating nakapalaman, lasahan nyo na lang kasabay na rin nilagay na yun ng salt at yung pepper. So, nakita nyo yung mga ingredients natin. Okay na. Meron tayong cheese, yun na slice. Itlog na nabatil. Skyflex na chinash.
Tapos yung bread niya is like sa gilid. Tapos ni-roll up. And yung base, yung pinaka-palaman natin mga kasi. So ang gagawin natin is, lagay mo lang siya dito yung sliced bread na kinat natin yung each one of sa gilid. Ito, papalamanan mo lang siya. Ilagay mo na yung palaman natin. Tapos, lagyan mo na siya ng cheese sa center. Tapos, i-roll up mo na siya. Tapos, pagkatapos roll up, press the gilid bawat side. Na siya sa itlog. Pagkatapos, breadcrumbs. That's all. While I'm doing this, mga kasadik, may nilagay ako sa Facebook ko, Facebook page ko, or sa YouTube page ko din na, ano? Ting! Sabi ko, sa panahon ngayon, para sa taong mga daily wage earner, mag-i-stay ka ba sa bahay mo na mag-aantay ng ayuda sa gobyerno? Oo, lalabag ka at magbebenta or magsa-sideline. Saan ka dyan? Ano opinion mo? So, para sa akin, this is a difficult question also, mga kasadik. Kasi kapag inalalagay mo yung shoes sa mga daily wage earner, ibig sabihin, mga kasadik, araw-araw dapat papasok ka or araw-araw dapat magbabanat ka ng buto. Kung hindi, hindi ka kikita. Yung ganun, lagay mo na din cheese. Para sa akin, naranasan ko na kasi yung nagtrabaho ko sa mall, yung mga pagiging dicer, pagiging sales boy. Pera ko is para rin talaga yung sa pang-araw-araw ko. Shoutout dyan sa mga dicer, promodicer, mga sales boy, sales lady, mga nagbebenta sa labas, katulad ng mga nagbebenta ng kwek, mga barbecue. Okay pa naman yung barbecue ngayon, accepted sila. Yung mga ganung bagay na dapat magtatrabaho ka, babayari ka. Kung hindi ka magtatrabaho ngayong araw na to, hindi ka babayaran. Ikaw na kapag sahod-sahod na, yung pera mo nakasave na, nakasegregate na yan. Para sa yung mga babayaran, mga utang, mga benta sa bahay, or tubig kuryente, nakasegregate na yan. Especially sa pang-araw-araw mo na pamasahe, pangkain, mga ganun. Para sa akin is mahirap, hindi ka mag-work talaga. Pero andun din naman tayo is mahirap na kung magkakasakit ka din kung mag-work ka. Yung ganun. Para sa akin, kung andun ako sa position na parang daily wage earner talaga, sobrang hirap. Yung parang mag-stay nila ako sa bahay as long as ikaw ay mamayan ng Pilipinas, eh dapat sumunod ka kung ano man yung utos ng gobyerno. For the sake, magiging safety ka din. Pero yun nga yun. Yung parang question ko din sa sarili ko kapag wala na ako talagang ipon, eh, yung kakainin ko talaga sa araw-araw. May mga natanong ako, especially nag-participate sa post ko, yung ganun. Shoutout kay Desiree Palangoy. Nag-comment siya sa YouTube post ko kasi nakaka-post ka na sa YouTube. So sabi niya dito, niya, para sa akin, dahil wala naman akong ipon at kumikita lang kami sa pagta-tricycle, kaya pasensya kung hindi ko masusunod. Sabi niya dito, para sa akin, dahil wala ka naman kaming ipon at kumikita lang naman kami sa pagta-tricycle, pasensya kung hindi kami makasunod. Bawat biyahe, saka pa lang kami makakabili ng pangangailangan kung mag-aantay ka lang sa walang anong nangyayari, gutom lalo ang aabuti. So sabi niya doon, yung parang ganun, yung pagiging wala ka talagang ipon, may point din siya kasi walang din, hindi naman ako mayaman. Doon ako sa average talaga na pagiging tao, mamamayan sa Pilipinas. So shoutout to Sir Palangoy, hope sana nga mabigyan kayo ng ayuda sa pang-araw-araw niyo. O yung parang ganun mga kasi din, be transparent talaga. So shoutout dyan sa mga artista na mga nagiging presidente. Oh my God! Feeling that so ang sunod natin is sagot sa katanungan ko mga kasadik. Doktora Viana E. Thank you for answering my katanungan. Sabi niya dito, susunod sa gobyerno at mag-aantay ng ayuda. Susunod siya sa gobyerno. Natin doktora, alam na talaga yung risk. Alam niyo yung dangerous ng itong virus na coronavirus or COVID-19 virus. May sabi din si doktora mga kasadik. Sabi niya, kasi may tanong ako sa kanya mga kasadik. Sabi ko na, siyempre doktora raman siya. Anong payo niya sa mga taong matitigas ng ulo at lumalabas? Tapos sagot ni doktora, sabi na dito, para sa akin, dahil may batas, dapat bigyan ng leksyon pag nahuli. Kasi sila naniniwala sa gobyerno, para naman sa kapanan lahat ng ito. Kaya dapat, bakal na kamay talaga. Nakagis na kasi na wala silang sinusunod. Bakit yung iba nasunod? Bakit yung iba hindi kaya gawin? Sabi ni doktora, hindi ito matitigil pag-stop ng coronavirus hanggat may nalabas. Kasi may nahawaan. So magtatagal ng quarantine natin. Maniwala kayo. Tapos ang huli, galit sa gobyerno. Yun! Shout out sa iyo, doktora. Thank you for that kind of words. Na galitan yung mga matitigas na ulo. Lumalabas yung katulad ng mga nag-rally. Mga lefties. Isang grupo. Mga pasaway. Tapos sabi pa sa news. Ibang news dyan, sabi pa doon na binabalita dyan sa isang news na sabi, shoot to kill talaga.
yung mga lalabas ng quarantine. So, ang pagkakaintindi nila, nasabi ni Duterte, kapag lalabas ka, babaril ka talaga. Sabi pa nga ni Makagago, hindi naman kapag lalabas ka ng quarantine, paglalabas ka, babaril ka talaga. Ang OA nyo, diba? Hindi naman talaga ganun. Kapag nalabag ka talaga, paparusahan ka. Kasi part lang yan ng utos ng gobyerno. Katulad din yan kapag anumang rules and regulations niya sa company niyo o sa mga lugar niyo, di ba, tumutupad ka. Ang layo natin sa ibang bansa talaga mga kasi. Yan ako sa Saudi, ang layo, sobra. Titigas ng ulo kasi dito. Welcome to the Philippines. That's my opinion lang mga kasi. Para sa iyo mga kasi, comment down below kung ikaw, kung daily wage earner ka, ano bang gagawin mo talaga kung wala ka talaga makain. Oh my God. Pero hindi naman ata lahat na mamatay agad sa gutom. Para sa akin, kasi galing ako ng wala. Naranasan ko ng gutom. Hindi naman ako namatay. So yun, medyo madami-dami na yung nagagawa ko. Shoutout dyan sa mga matitigas na ulo. Better na lang sumunod na lang kayo sa gobyerno. Tsaka huwag nyo isisi talaga sa Pangulo, mga kapalpakan ng mga bagay officials, mga LGUs na hindi nabibigay yung mga ayuda. Para lang sa akin, inaman si Naruto, si Presidente, na magiging times to kagibutsin technique dyan sa barangay niyo. So shoutout dyan sa mga namimili ng mga barangay officials, yun ang bibigyan, na ganito, na ganyan. So sana, always put your shoes to the people that's been suffered. Ganun. So, madami-dami din tayo nagawa. So, magagawa natin is magkakrito na tayo. So, well, nagluluto tayo mga kasi. Shoutout nyo pala dyan sa mga artist na naaalap president. Luto natin. Sana hindi ako matasigan. Ano naalala yung mga kasi? Ang dami tatakbo ng mga artista. Ginagawa mo! Tsaka may tatakbo natin yung na-vlog. Tubos natin lahat. Kasi naman asa siya. Yun. Well, waiting this kind of time. Shoutout din sa mga nag-online ng bullying, yung mga na-file na ng mga case about server bullying kasi about yan sa mga online ng bullying na yan. While nag-calling-calling tayo nito, huwag kayong pumunta sa Twitter. Diba? May stress yung araw. Sobrang may stress talaga. Shoutout din sa mga Pinoy ha, nahihiya na talaga yung COVID-19 sa atin dito sa Pilipinas. Imbis na mga yung kalaban natin, iba naman kinakalaban natin, gobyerno naman. Pabebe itong mga post dito sa Twitter, alam presidente, artista rin siya, tapos naging presidente. Wow! Yung kay Task. Nihinga na yun. Sa chat pa nga, sabi pa nga ni Jomel Hospital, sabi niya dun sa post niya, masaya kasi medyo masusunog na yung panat. Pero wow, it's golem brown, ang ganda yung kanya. Sana sarap to. Sabi niya yung mga kasadig, COVID-19 left the group chat. Shoutout ko dyan sa isang Bisaya dyan. Bisaya ako nga. Oo, Bisaya ako. Kabalo ko may Bisaya. Kakabot ko bang Bisaya? So, kanya akong mga gipangsulte. I-translate na akong Tagalog. Bisaya, lagi ka. Walang i-generalize na pagiging Bisaya ni mo ipakaulaw. So, ikaw na lang mag-presidente. Sa Tagalog na ako. Mamalik ka, ikaw mag-presidente. Kung kaya mo ba. Sige, ikaw. Magpupunta ka na ng Labaw, wag ka na. Huwag niya siyang i-welcome sa Labaw. Nagigigil ako. Takot ako nila. So, antay natin itong golden brown mga kasi. Maganda to, kapag nagluluto ka nito, or kumakain ka nito, mga rant, tweet sa Twitter. Pero, I suggest na wag na. Kasi baka masisira lang yung araw mo. Sa mga tao, hindi nagaganda ng good vibes. Especially, shoutout dyan. Shoutout ka, Michelle D. Thank you for spread positivity. Alam nyo, bakit siya binabash sa Twitter? Para lang sa akin. Binabash siya kasi daw, wala daw siyang makita o bakit nakakain mo daw yung positivity. Tweet niya. Yun. Tapos, binabash siya ng tao. Bakit to? Binabash siya kasi nga daw, yun yung post niya. Kung ako lang ha. So, kung magpo-post ako about against, magiging masama ako. So, magpo-post ako ng against, magiging masama naman ako. Kung hindi naman ako magpo-post, magiging silent, magiging positive. Magiging masama na naman ako. Ano ba talaga mga Pinoy? Medyo golden brown na tayo mga sadik. A few moments later. So, tapos na tayo. Ito na ang ating viral cheesy tuna roll. Medyo mainit pa kasi siya mga kasi. Smells good. Smell pa lang yung mga kasi. Oh, stay time. Yup, puso. Cheese is melting mga kasi.
Walang biro mga kasalik. Try nyo to sa bahay nyo. Sa mga OFW dyan. Try nyo to sa bank. Accommodation nyo mga kasalik. Sarap, promise. Sulit na sulit. Mura lang to sa budget. Sa mga naka-quarantine dyan, try nyo tong Varel 2 na CC roll. Satisfying. So good. So, matry nyo sa bahay nyo. So, kasi sobrang sulit siya. Sarap talaga siya. Ang sarap ko. So that's all. Thank you for visiting this kind of video and don't forget to like kung nagustuhan mo man yung pagluto ko nito, pag-explain ko at pag-suwatig sa sarili kong opinion sa mga opinion ng tao about sa question ko and about sa opinion ko sa mga nangyayari sa Pilipinas na dapat tayo tumutok sa issue ng coronavirus. So that's all. And don't forget to comment down below mga kasetik kung nagustuhan mo man itong recommendation ko nito and also anong comment mo sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Lastly, don't forget to subscribe my channel. Click the bell button icon there para ma-update ka sa mga hanas ng mga video ko. Yeah! That's all. Pasalam!